What's up mga Big Bites? Matthew Wright at Arvin Tolentino trade. Kasado na pala. Ang tanong, sinong player pa kaya madadagdag? Pero bago ko sana magpatuloy sa panonood, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Alam nating lahat na nagtapos na ang kontrata ni Wright sa Phoenix. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya pumipirma ng bagong kontrata. Ayon kasi sa mga legit na source, ang kontrata daw na inoffer ng Phoenix sa kanya ay nagkakalaga lang naman ng 800,000 pesos na sweldo kada buwan. Pero sa kabila na napakalaking offer ng Phoenix, nakukulangan pa rin daw si Matthew Wright dito. Ang sweldo daw na gusto niya makuha ay hindi bababa sa 1 million pesos kada buwan. At kung hindi nga daw mabigay ng Phoenix yan, mapipilitan siya maglaro na lang sa Japan B-League. Ayon pa mismo kay Wright, kailan lang daw ay nag-usap ulit sila ng Phoenix at dinagdagan na daw ng mga ito ang offer nila. Pero hindi pa rin daw ito ang sweldo na gusto niya. Kaya naman hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang pag-uusap nila. Samantala, ay naman sa isang legit na source, gusto daw makuha ng hinabla si Matthew Wright. Alam natin lahat na isang shooter talaga ang kulang sa lineup nila. Nakakapanghinayang lang dahil may shooter na sana sila kung hindi nila trinade si Javi Gomez Del Llano. Pero dahil nga sa trade na ito, nawala sa kanila ang isang napakagaling na player. Kaya naman dahil dito, nagipag-usap na daw ang hinabla sa Phoenix Management tungkol sa pagkuha nila kay Matthew Wright. At ang kapalit nga daw na kaya nilang ibigay ay walang iba kundi si Arvin Tolentino at samaan pa ng dalawang future first round pick. Sa tingin ko naman, medyo patas na ang trade na ito. Alam natin lahat kung gaano kagaling si Arvin Tolentino. Kung napanood nyo ang mga laban ng Ginebra sa tatapos lang na PBA Governor's Cup, sobrang ganda talaga ang pinagitan niya at napalagi talaga ng improvement niya. Pero kung ako naman ang tatanungin, mas maganda sana kung wag na lang munang gumawa ng trade ang Ginebra dahil maayos at maganda naman ang chemistry nila. Pag nawala kasi si Arvin Tolentino sa kanila, baka masira lang ang chemistry at rotation nila. Tulad na nasabi ko, isa si Arvin Tolentino sa naging dahilan kung bakit napag-champion ng Ginebra sa katatapos lang na Governor's Cup. Napakalagi talaga ang ambag niya, lalong-lalo na ang mga 3 points at outside shooting niya. Kaya pag nawala siya sa Ginebra, baka isa ito sa pinakamalaking pagkakamali na magagawa nila. Kaya mas maganda talaga sa ngayon ay wag na muna silang kumuha ng bagong player para wala na rin mawawala sa lineup nila. Napaganda talaga ang chemistry ng Ginebra ngayon at sobrang deadly pa rin ang lineup nila. Huwag din natin kakalimutan na magbabalik na ang superstar nila na si Stanley Pringle, kaya mas lalo pa lalakas ang lineup nila. Sa nakikita ko nga, kung magpapatuloy ang maganda nilalaro ng Ginebra, napalagi talaga ang chance nila na makapag-champion sa darating na All-Filipino Conference. Kaya naman kung kayo ang tatanungin, dapat nga bang kunin ng Ginebra si Matthew Wright? I-comment mo naman ang opinion mo tungkol sa tanong na ito. Dito na muna nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa panonood nyo, mga ka-Big Bites. God bless sa inyong lahat.